nang mag-isip, wag ka nang mangamba. Tara na, pag-usapan natin ang iyong problema. Huwag ka nag-iisa, dahil kay Kristo merong pag-asa. Maniwala ka, lumapit ka sa Kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat. This is Pastor Roel Edio. Yan, and this is Pastor Shekinah. Yon, magandang gabi po. Welcome po sa WSJ. Amen. Yon, at kasama natin ngayong gabi ang napakaganda. Napaka... Huwag ganun. Yon, at yon, welcome po umuli sa WSJ, and I would like to invite everyone and encourage everyone to share and tag yung pong inyong mga mahal sa buhay, loved ones, and welcome po sa ating mga friends na nanonood ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati pa, Sora. Sino ba yung nanonood na dyan? Ate Susana Kakalda Kunanan. Yon, good evening po. Si Ate Susana ay co-teacher ng wife ko. Wow! Si Venus Valientes is also watching with us. Sino pa? Ate Camille. Praise God. Yun. At ngayong gabi po ang kasama po natin ay si Sister Camille, because Pastora July is maganda yung pakiramdam. We miss you, Pastora July. At, yes, get well soon po. Next week, makasama namin kayo ulit. Yun. Yeah. Hallelujah. Si Nilo Baanaag is also watching with us. Sige po, we encourage everyone na i-share. Yun, ang inyong, ang ating pong live stream for tonight. Hallelujah. Aha. Hallelujah. Ate Venus Valientes is watching with us. So, napakaganda ng ating pag-uusapan ng ngayong gabi. Yon. Yon. Si Geraldine Gibara. Uh-huh. Ay, has just started watching with us. Mm-hmm. Si Ninong, ayan, Ninong ko po. Maximo Mondelo is watching with us. Ayan, good evening po. Good evening, Ninong. Ninong, good evening malapit po. Malapit ng Pasko eh. Siyempre, makikininong na rin tayo. Malapit na po ang Pasko, yan. Kinik na rin. Ayan, sino pa po? Parang wala yung, Ati Camisa. Wala kang mic. Oo. Oh. Wala, no? Yun, akin na yung isang mic dyan. Yun, magandang gabi po. Again, let us share ang ating pong WSJ live stream tonight, para po mayroon po tayong mga kapatid na makapanood at napakaganda ng ating view, because today is actually a holiday here in UAE, and most of the people are on staycation. Marami yung nasa bakasyon. Iyon. So tayo din ay ang ating
Tayo din naman po. Yes, nasa staycation din yung background natin. Fujairah. San Francisco Fujairah. San Francisco Fujairah. Yun, si Tintin is watching with us. Tintin Catalunya. Good evening, Titin. Good evening. Yun, yun. Nakuhanin ko lang itong mic. Praise God. Praise. Ayun. So tonight, Pastora Shikaina, ang ating pong pag-uusapan is about ang topic po natin for tonight ay While Waiting. Yan. Kanta ba yan? Ano po siya? Meron din, pero... Tignan mo nga kung meron nga yan. Ayan. Sara, tignan mo nga yung mic mo. Wala. Boys, 1, 2, 3, 4, kung naririnig yung ang boses. Sound check. So, ako lang ang meron. Kaya, thank you so much po for watching and we'll see you again next time. Nagpaalam. Nagpaalam na. Si John Prudente, we miss you, bro. From J1. Pastor John Prudente. Hallelujah. Hindi material depression Yan, ay gusto ko rin batiin ang aking pastor mentor si Pastora Ami Rea ng JA1 na sa Lukbad siya pero nasa Boni siya ngayon, nasa kanyang condo Nanonood unit. Ba? Condo. Ayun oh, ano Amalia ba? Rea is watching. Syempre, yan ay very supportive kung ano, okay. Spiritual mom. Good evening po. Yan, praise God. Sino pa po? Si Nora Rosel Soriano. Blessed evening po sa lahat. Blessed evening. Magandang gabi po sa inyo. Sa iyo na. Sino ba sa iyo, Nara? Si Geraldine Guevara. Yan. Good evening, sis. Magandang gabi daw po. Ayan. Pwede so, na ang ating pag-uusapan ngayong gabi while waiting for the mic ay about while waiting. Ano po ba ang gagawin natin? Being single? No? Kasama ko doon. Being single po kami, dalawa ni Pastora Shekinah. Praise. Yan na, Pastora. Yan. Praise. Meron na po ba? Okay. Meron na. Pastora Amalia Rea. Opo, siya po. Blessed evening po. And so tonight, we're going to discuss, as a Christian po, ano, while waiting for the Lord to give us our life partner. What is that to as Christians? Hindi ko kinaya yung as po. Life partner talaga. Life partner. Yan. Diba, may pangako ang Lord. Yung diba? Ikaw ba? Amen. Inihintay mo ba yung pangako ni Lord o gusto mong ano, ikaw na maghanap? No. Ako po napagod na maghanap. Actively waiting. Napagod ka na? Ay, napagod. Huwag ka mapapagod. Ano, hindi po, inihintay ko na lang siyang dumating. Hindi ko nahanapin. Ang Lord ang magdadala sa akin. Yun. Amen. Pinanganak na. Opo, don't worry. Kaya kung nanonood ka ngayon, I want you to know that I'm waiting for you. O, di ba? Talaga lang, ha? Ano? Baka ano? Kung kasi mapapanood mo to. Kasi naman si-share mo dapat sa kanya. Hindi ko nga siya kilala. Yun lang. Yun lang. Yun na yun. Yun ang mahirap, ano? Pag hindi natin hindi kilala kung sino. Ano mo isi-share? Diba? Nandiyan lang siya sa tabi-tabi. So, I'm with the single ladies right now, today yes. Po, tonight, ako po'y kasama ko po ang single ladies, ang YPs po natin, young professionals, and ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Ah, Pastora Shikaina, how long you have been waiting? Wow! Grabe siya! Ano ba katagal? Matagal-tagal na. Matagal-tagal na? Kailan ka pa naghintay?
Pero, baka naman. Baka naman. Baka naman, ikaw ang hinihintay. Ay. Yun naman pala. Hindi. Oh, wala ba talaga? Babae ako, pastor. There, mamaya. May mga ano yan. May mga steps yan, hindi ka. May mga roles yan. Okay. Sa gender, so, sa babae. How long you have been waiting, by the way? Ano ba? Eh, kailan ba dapat ikaw ay mag-start na maghintay? Ay, maganda rin talaga. Diba? Ano po masasabi? It's not yet the right time for you to wait for somebody. Yes, you are already waiting for God to give you someone. Mm-hmm. Eh, hindi pa naman dapat na maghintay ka. Uh-huh. Okay, when is the right time for you to wait? For me to wait? For us to wait? Yeah, for us to wait. Ah, kasama daw mo si Pastor Ruel. Ay, grabe siya. Hindi po. Ano po ba? For us, sige, sagutin muna natin yung number one. Oh. Kailan? Ilang? Kailan? Kailan? After, mayroon ka ng... Nakapundar, ganun. Meron ba akong na savings? Ano ba? Kailan personally? Ikaw, kapatid. Sige, tanungin po natin. Ikaw baka, yan, baka may kailan mga gustong sumagot. Start na Amen. Or God's provision. Uh-huh. Provision talaga. Sabi kasi ni Lord eh, my God shall supply all our needs. So, kasama yun doon. Uh-huh. Sa ipagbibigay niya sa atin, pagkakalob niya sa atin. Pero kailan ba dapat mag-umpisang maghintay ng kaloob na life partner nila? Life partner talaga. God. Ako share ko. Oh, yun. When I was teenager. So? I'm still a teenager. That was how many years ago? That was ago? Yesterday. 20 years ago ba yun? Hindi po, mga 4 to be more precise. Hindi po, nung ako yung teenager, I told myself that I'm gonna marry by the age of 25. 25, yeah. Okay. So, what happened? I got busy, you know. With, yun naman, baka lumampas na. I got busy, so. So, baka lumampas na. Well, sabi nga sa Bible pastor, in everything, there's a, you know, it, there's, I there's that, a time for there's everything. There's a time for No, there's one season. More. Season. Ano? Sige, kaya mo yan. When the time is right, sabi, the Lord will make it happen. Oh, so, ay, paano kung lumipas na? But dumaan na pala, yung dumaan contract. Siya. Balik ulit you tayo sa, looking. When the time is right. Ay, the Lord, the Lord will make it happen. So ikaw na talaga. Kapatid, if you're watching right now. Sige, tanungin naman po natin. When is the time that you should start waiting for somebody? Amen. Dapat ba pag dumating ka na sa age na 30? Ano ba? Meron sabi po nila, ba? Pastor, wala naman daw kahit na daw 30 years old ka na or 40 years old, you can still get married. Ba? Yeah. Uh-huh. Well, nagtatapos po tayo sa 30-40. After 50, pwede pag pa rin. 50 po, hindi na pa rin. Pastor, hindi na po. Hindi, biro lang po. Kami po'y nagbibiroan lang. Pero, yun nga po, totoo yun. Sabi nila, as long as you have the desire to get married, to settle down. Pero ang gusto ng Lord, single ka lang. Paano ngayon yan? Yung dapat ikaw blessing. Din. Kung gusto ng Lord, dapat mutual yung ano, uh-huh. yung feelings or yung understanding na Lord, sige. Single lang ako, ikaw ang asawa ko. Ang kalooban ng Lord sa buhay mo, single, paano mo tatanggapin? Kailangan may confirmation, Pastor. Uh-huh. Hindi siya po pwedeng sugod ka ng sugod. So, ang confirmation, ano bang hinahanap mong confirmation? Dapat, na walang dumating. Grabe! Ayaw niyo po bang ang meron po dapat mga signs kang hihingin sa Lord. Yan. Tsaka dapat, uh-huh. ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na you don't want to be settled sa isang tao. Uh-huh. Nakontento ka don't na sa Lord. Settle for less. Minsan kasi, nagmamadali tayo. We don't want to wait for the Lord. So, ang tendency, we just grab anyone. Parang on a rush. On a rush parang po. Parang kung ano yung sino yung... Yun yung tawag, ang tawag doon, compromising, Pastor. So, while waiting, we should not... Compromise. Never compromise. Yes. Ano po, pero how do you know now that guy is the right one? Maganda din po yung tanong na yan. Yun yung tao na binigay sa'yo. Siya talaga yung the two. Kasi, okay, when we are waiting, what should we do? Okay?
And then, baka naman, di kaya naman. Bekenemen. Ayun na pala. Tapos si ikaw naman, you are still trying to deny because you have a set of guidelines. Lines. Or mayroong kalistahan ng what you want. And the Lord is giving you something else which is out of your, doon sa listahan mo, sa qualifications na nilista mo, paano ngayon yan? Maganda po yung tanong na yan. Pakisagot po. biglang galon talaga. Sige. So, Pastora, sa'yo. Ayan. Paano mo po malalaman na yung sign na yon siya na pala? Siya na ba? Si Ate May. Kabos. Ayan, sige. Kung meron po kayong mga katanungan, pero sasagutin natin hindi yan. Hindi niyo sinasagut yung tanong ko. Yung mga tanong. Para sa'yo, nahihirapan pa kayong sagutin. Yung unang-una muna, yung kanina, ang dami kasi... Ay, talagang ganun. Para sa inyo yan, para kayo alam nyo. Baka mamaya, kayo'y nakakalimo. While waiting, what should you do? What should I do? Okay, yun. Sige. Sa akin po, tawag dito, meron po akong guidelines. Meron po akong non-negotiable. We have to really know first. Yung talagang bukod sa... What are your non-negotiables? Non-negotiable and negotiable. Non-negotiable number one is bukod sa, a godly person, yung talagang bukod sa man of God, is kailangan po talaga is, for me po, kasi meron tayong mga guidelines sa mga, sa akin po. Para sa'yo, sige nga, para sa'yo nga. Ito nga, excited talaga. Excited. Ayan, for me, siguro po, yun nga, faith. Yung unang-una sa akin. Same, the intensity and yung relationship niya kay Lord. Yun ang pinaka... Christian dapat muna. Yes, hindi lang po Christian guy. Not necessarily Christian guy. Pero the one that... Di pa po ko tapos. Okay. The one that a godly kind of man. Kasi magkaiba yung Christian sa godly. Magkaiba yung man of God sa Christian lang. So, kumbaga, sa akin po, mas gusto ko yung I want him na siya yung magke-carry sa akin pagdating sa spiritual aspect. Okay. Yung bang pagpapasakop pagdating sa spiritual capacity is gusto ko is as much as possible is mas ano siya sa akin, mas mataas ang kanyang yung level of yun. Maganda yan. Yes. Ah, yun lang po. Yun naman. Si Ate Camille. Ibig sabihin, dapat bishop na, gano'n. Ay, grabe naman po. Pastora ka eh. So, dapat. Ay, grabe naman. Pwedeng reverent muna. Hindi, pwede reverent muna. Tapos bishop. Agad-agad, bishop. So, while waiting, what are you doing while waiting for that somebody to come into your life? Well, you should be actively waiting. Hindi lang... What do you mean actively waiting? Kailangan... pine-prepare mo din yung sarili mo para sa kanya. Kasi nalilimutan po ng mga, hindi lang kababaihan, even sa mga lalaki, na dapat pala ang mga, young professional like me and you, kumbaga dapat pala nagpe-prepare tayo in a sense na hindi lang dapat pinapanalangin yung tao na, Lord, ganyan, dapat, pero dapat yung sarili mo din, inire-ready mo. Tapos pupunta ako kay Camille. Kay Ate Camille, what are those preparations? Sa akin, preparation ko po. Una-una, siyempre. Aral ka na magluto, ganun. Yes! Mahalit. Si Ate Camille. Si Ate Camille. Ang preparation ko spiritually, Pastor. Nag-halo. Nag-halo. Yan, of course, number one yan. Dapat you go back to track. Yeah. Kasi, Pastor, para sa akin, parang we're praying for someone na gusto namin. We sometimes neglect that person is also praying for someone like me. So, someone like me should be likable, should be attractive at least, at should be attractive spiritually then. Okay. Hindi lang physically. Yes. Hindi lang physically. Physically, hindi na natin pag-uusap. Spiritually attractive. Attractive. Kasi of course, ang ganda nun. Gusto ko yun. Spiritually attractive. Nandyan si John Ray Paningbatan. Bro. Hello! Hello po, Kuya John Ray Paningbatan. John Ray. Yun. So, may tanong, dapat spiritually attractive din.
siya. Yes. Dapat mga bishop na level. Ay, grabe. Reverend. Yung pag nagkakilala kayo, ibabaptize ka agad. Jesus, grabe. So, young. Yun dapat ang... So, what do you do? Apart from spiritual preparation. Uh-huh. Siguro po important din yun. Physically, emotionally, and physically, you have to get... Kumbaga sabi nga, yung... Di ba kung may IQ tayong tinatawag, dapat meron din tayong emotional quotient or yung EQ. Mm. Na kalimitan, well, personally sa mga babae, is medyo dun talaga tayo, dun talaga tinitrain po, Pastor. Kasi, to be honest sa akin, sa... Well, in my perspective, kasi ang mga babae emotional eh, di ba? More on, ano sila, more on sa emosyon. Minsan pagka while waiting for that someone, you're preparing emotionally. Emotionally, diba? Physically. Ano, yung nag-aaral ka ng umiyak, gano'n, magdrama-drama sa buhay. Grabe! Ay, pero gusto ko yon. Gusto ko yon. Gusto ko yon. You're preparing na for a drama-drama na. For drama-drama. Siguro dun po sa parting, ano, kailangan din na malawak yung pag-uunawa mo. Okay. Kasi, what I've realized to my past relationship, past relationship talaga, no? Singular what I've realized, singular? Singular po. Past singular naman. Past relationship, di ba? Without S. Without S. Kasi what I've learned to my past relationship is that yung nag-grow ka na parang yung mga dating hindi mo naiintindihan na unawaan, ngayon, as you actively wait for God's will in your life, naiintindihan mo, I mean, hindi ka na selfish mag-isip. Kasi to be honest po, pagka yung mga early kind of relationship, doon natin parang ano eh, parang selfish pa eh. Yung bang iniisip mo una, lagi sarili mo. Kumbaga parang akala natin, 'di ba, yung mga nagtatanong pag mag-jowa, jowa talaga yung kumain ka na ba? Yeah. Hindi ka kakain kasi hindi pa siya nakakain. Kumbaga parang kailangan maturely enough dapat marunong kang tumingin dun sa sitwasyon. Yung san na you? Dito na may. Ayun, yung mga ganun na... Kumain na you? Meron ako, actually, yung katrabaho ko. Natutuwa kay Lord kasi meron ako nakasharan. Yung katrabaho ko po talaga sa kanila, yun yung siguro sa part ko na naintindihan ko na naintindihan ko na siya ngayon. Dati hindi ko siya maintindihan. Yung bang yung laging magkausap is... mag-jowa and girlfriend and boyfriend ngayon, necessarily magkausap. Ngayon, you are already, you have understood yes. those things. Opo. Kasi before, ano ka, hindi ka mature. Oo, yun. Yung pong ano po, tutulog ka muna, kailangan magkausap kayo. Yung ngayon, siguro hindi ko na masasabi kasi wala pa naman ako jowa, wala mo jowa. Hindi pa siya dumarating, di ba? Hindi pa siya dumarating. Pero, na-realize ko na even if kahit hindi kami magkausap, okay lang. I mean, hindi, siguro, dun, kasi ano po ako, aminado ko sarili ko, clingy talaga ako. Mm. So, yun, si Ate Camille, baka may ma-share si Ate Camille. Ako, Pastor, siguro, as the days go, ang warm, malang English na. Siguro, Pastor, arte-arte ka. Arte-arte. As the days or as time goes by, doon ko naiintindihan no, kung bakit hindi siya dumating that hindi time. Pa dumating. Hindi pa siya dumating that time nung 26 years old ako. Dahil? Kasi naiintindihan ko na I was not prepared emotionally talaga mature yung maturity hindi pa talaga kung dumating nung time na yun na paano mangyayari bakit maghiwalay lang kayo well siguro pastor ang arte arte siguro pastor I'm not sure what happened but what again happen? Yeah what would happen again dun ako magre-realize sa sinabi ng Lord and when the time is right I the Lord will make it happen. Yeah balik ako. Natutuwa kay Ate Camille. Na time, parang si Sarah, no? Sabi, okay, magbubuntis ka. At 90 years old. At 90 years old. Huwag naman po, Panginoon. Alam naman ang pastor yung... siya. Yan. So, yun, preparation. Ang preparation yung ginagawa ngayon, as single, while waiting for that somebody, is yun. Meron pa, Pastor. Ano, we're making ourselves pure and okay. Preserving ourselves for the right person. Yes, opo. Yung purity.
Opo, kasi sabi din sa Bible, di ba? Our body is the temple of the Holy Spirit. Ito na nga po yun, ano eh. Parang we neglect these things na because of the new generation. And we have been so ano exposed to a lot of things now. Nowadays, no? Pag tinignan niyo po yung ating, ano, nung araw po, ano, sa kwento po ng lolo ko, eh, hindi po po naman. Eh, pag nung ano, di ba, living in without, walang, hindi pa kasal, eh, it's outside a taboo. Marriage. No, it's a taboo in those days. But nowadays, when, parang okay na lang eh. Yes, sa mga panahon ngayon, sa, I'm not saying all millennials are thinking like this, but again, parang nagiging ano tayo, tawag dito? Complacent. Complacent. We just accept things as they are right now na hindi naman dapat natin tanggapin yung bagay na ito. Na still, being Christian, dapat tayo being Christian, hindi po dapat natin na basta tanggapin ito. We remain doon sa kautusan ng Lord na we have to be pure, na we should not engage in PMS. You know, ano po yung PMS, paki define daw po, define. Since kayo naman ay matatanda na, no, ito po ay mga bata ha, itulog na ha. Yung premarital sex, yes. Ibig sabihin outside of marriage, ito we should not ano ito hindi na dapat natin ito parang pinapabayaan o kaya ay okay lang. Hindi po dapat gano'n. Ang pagtingin po, pa rin natin, be Christian. I'm not saying, mga kapatid, na tayo ay, ano ba, parang napaka-holy na tayo. But we try. Because ito po ay kautusan ng... Yes, sabi po yan. Sa so First Peter, Pastor. Yes. Ano, pure. Sabi doon, be holy because I am holy. Amen. Amen. Yun. So tandaan po natin 'to, mga kapatid, that we should not non-negotiable. Dapat ito part ng ating mga non-negotiables, mga kapatid. Hindi dapat natin ito i-surrender yung mga bagay na ito, lalo na yung sa mga babae. Sa mga babae. Yes, diba? A lot of these things is happening, you know? It's true. Yes. It's so prevalent nowadays. Gusto ko yung prevalent. Yeah, it's true. Na parang normal na lang eh. But we should never surrender these things in our life. Being Christians, mga kapatid. Tapos pagdating ng panahon, parang bang iniisip natin, I will do this and then I'll just repent afterwards. Parang hindi po tama yung ganun, mga kapatid. It's not right. It's not right. Huwag po tayong pumayag na ganun lang ang ating pananampalataya na parang we are abusing the grace of God. No? Mga tama po. Remember these things. Yes. Lalo na kayo, mga ladies. Non-negotiable. Non-negotiable yan. So ano pang non-negotiable mo while waiting? Ano po ba? Diba, rundown lang po natin. Yung una ay faith. Second, yung non-negotiable mo is purity. Third one po siguro, while waiting ay... Ano? Ano pa po ba? Stability, financial stability. O dapat, ang gusto mo para... Hindi naman non-negotiable. Ano, paano po ba? Negotiable naman po siguro. Non-negotiable. Ate Camille. Contribution sa non-negotiable. Ibig sabihin sa'yo, lahat... Hindi, Pastor, kasi meron akong hinihingi in specific sa Lord. Pero... at the end of my every prayer, nandun pa rin yung let your will be done. So, ang will ng Lord ay for you to obey His commandments, which is to be pure and to be... Ganun na nga, Pastor. Kasi isa rin yan sa prayer ko. Equally yoke with an enemy. Or unbeliever. Unbeliever. Enemy. Pero in fairness, Pastor, isa yan sa mga prayer ko na as I'm praying for myself to be... pure while waiting, ganun din sa magiging partner ko. Yung ingatan siya ng Lord sa ano sa kanyang ginagawa, ilayo siya sa tukso, make him pure and holy. Kasama rin yun sa aking mga prayers. Hindi lang sa akin. So, malaking bagay yun para yung protection ng Lord, yung pagsama ng Lord dun sa magiging partner ko while waiting. Parehas kami. Eh, at least, diba? Iba yung kasi pinagpe-pray mo siya eh. So, sabi nga, prayer changes things, di ba? Kaya,
Yun yung maganda doon, Pastor. You're not just praying for yourself to be at magbabalik po. WSJ. Ano-ano pa? Ano pa yung meron po ako naisip. Non-negotiable, Pastora. Your calling. Yo. Ay, maganda yan. Non-negotiable. Sa akin, not just because I'm a pastor, but ang calling naman kasi ay yung talagang, alam niyo po yun, your service to the Lord is, non-negotiable talaga. Maaring ikaw ay worship leader, maaring ikaw ay, I'm talking about yung about servanthood mo, yung pagiging steward, yung calling mo talaga kay Lord. Kasi one way or another, talagang, ako po, dumaan ako talaga na, yun nga po. Hindi ka nag-park, dumaan ka lang. Dumaan lang ako, dumaan lang po. Kasi conquered that kind of... Overcome that kind of situation in my life. Uh-huh. Na mahirap. Lalo na po, siguro, we have viewers. Especially, for example po, sa akin... Uh-huh. Ay parehas kaming nasa music ministry. Okay. We've got, kumbaga, nasa mall ka, pero may practice kayo. Ayun. Nagde-date kayo sa labas, kumakain kayo sa labas, samantalang may responsibility ka sa Panginoon. Yes. Tapos that is, kayo ay nagpunta sa beach. Ay, hindi naman po sa beach. Hindi po kami, hindi naman po yung Sa mall lang. Sa mall, sa labas. Opo, yun. Hindi. Hindi ako po. Never. Yan naman po patutok. Never naman ako nanood ng sine kamilang dalawa. Hindi, lang naman po. Yung pang, grabe talaga. Hinuhuli ni Pastor, no? Hinuhuli tayo ni Pastor. Pwede investigador. Hindi. Hindi, by God's glory, never naman po ako pumasok sa movie house ng defensive. Eh, no? Yun po. Your calling is yun. Non-negotiable. Ating, your service to God. Service to the Lord. Dapat priority pa rin yung ating pagsaserve sa Lord. Okay, yung calling, your anointing especially. Anointing. Hindi dapat natin isugalian. Mm-hmm. Isugal. At parang itapon na lang natin, no? We should never compromise, actually, these things that we have. Lalo na kung tayo po ay we are serving the Lord. Amen. And hindi po dapat natin ipagwalang bahala ito. Na isa-isang tabi natin because we love someone. Hindi po dapat ganun. This is the first sign that you should take note, mga kapatid, take note. And dapat po natin ito, pag itong mga bagay na ito, you're going to violate for a person, that means you are compromising. Mm-hmm. And when you compromise, that means this person is not really for you. Yes. Hindi po siya ang it's para true. Sa inyo. If you are going to compromise a lot of things, especially in your spiritual life, your relationship with the Lord, if you are going to compromise your relationship with the Lord, your prayer life, your anointing, your calling, your faith, if you are going to compromise these things, that means this person is not the right one. Mm-hmm. No, so you should wait for the right one. Somebody that God will give you which is better, greater, at mas magwapo pa doon. Guwapo talaga. Maganda po. Na-realize ko nga din. Na-realize mo rin. Yes. You should never compromise with all these things because ito po yung, kanina kasi tinatanong ni Sister May, the signs. We should look or we should si ano daw pastor si Kate daw ang nagpapatanong. Oh, si Kate, daughter niya. Si, yung kapatid, yung anak niya. Yeah. Kapatid eh. Parang magkapatid lang kayo kasi ano. Anyway, so these are the signs that you should never miss. Hindi po dapat natin ma-miss ito and we should never compromise these things. If you are compromising your faith, mga kapatid, that means this is not He is not the right person. And you should look for somebody else. So, yun yung number one sign. Wag na wag po nating sabihin na hindi mahal ko eh.
Uh-huh. Okay? Yung po yung nangyayari eh. When we compromise, kasi ang tendency, ang nakikita lang natin kasi mahal natin. So, yung pong, pag yun ang nangyari po, ang pinaibabaw mo, yung emotion mo, ano, hindi yung kalooban ng Lord. Ibig sabihin, pinaibabaw mo na yung iyong emotion over your spirituality, the spirituality, no, ng tao, ng ikaw. Ay kapatid, no? Ikaw ay tumanggap na kay Jesus. Dapat po ang pangibabawi natin ang will ng Lord, yung ating spiritual, no? Hindi yung ating emotional. Kaya po ang nangyayari, kaya tayo po ay nagkakaroon ng problema in our relationship because we compromise these things. So, yun po yun. Yun. Eh, paano yun? Boyfriend ko na ngayon eh. Aha. Sila na. Kayo na ngayon. No. Diba? Ngayon lang naging Kristiyano. Paano yun? Am I going to give up my relationship because, with this someone? Mm-hmm. And because nakakilala ako ngayon. Paano ngayon yan? Sige. How are you going to deal with that? Pastor, actually, dumaan ako dyan. yon. That time, pinili ko ang Lord. Okay. Kasi, yung partner ko that time is sagrado, yun nga tinatawag ng sagrado, kandado, katoliko. Okay. So, that time, talagang sabi ko, kung nagiging hinder siya sa pagsunod ko sa Lord, I need to give up. So, give up ko po kahit sobrang sakit. Siguro mga 2 years din bago ako naka-move on. Pero, yun. Initially, have you tried? I tried, to, Pastor. Encourage him. Of course. Kasi unfair naman dun sa... Ilapit siya sa Lord. Unfair sa kanya pag hindi ko i-share yung joy na binigay ng Lord, yung salvation, okay. Di ba? Very unfair. Pero, I really tried. Siyempre, that time, mahal mo yung tao. So, of course, gusto mo rin siyang masave. Have you prayed for that person? I prayed so much, Pastor. Pero, okay. Yun nga. Siguro, yun nga, iniisip ko na lang din, siguro, yung verse nga ng Lord na, when that time is right, the Lord will make it happen. But it's true, Pastor. So, ang solution nyo po ay nakipag-break. Oo, nakipag-break ako nun, Pastor. I had to. Kasi talagang nagiging, parang siya yung nag-hold on sa akin para sundin ang kalooban ng Lord. But halimbawa, ganito naman, the other way around. Instead of holding you on, he has a different religion or ang kanyang paniniwala iba, ang ginagawa naman niya, he is pushing you to become active with the church. Mm-hmm. Pero iba yung kanyang paniniwala. Encouraging you. Paano yun yan? Di ba? Sige nga. Aba, hindi na niya malalaman one time, nakasama ko na pala siya sa church. Kasi ni-encourage mo ako eh. Oh. Di samahan mo na rin ako. You might as well diba? Yun. So, yun. Pero po sa akin, may sagot po ako dyan, Pastor. Kasi... Well, in my experience, sa akin naman po, hindi kasi nagkaroon, actually, I've had a childhood sweetheart. Yung bata-bata, kababata, yung parang best friend yung turingan na parang nagkagusto po siya sa akin during that time na ang alam naman namin sa isa't isa, we're both, yung kumbaga, alam namin sa isa't isa that's na... That's not serious, na, Rose. That's yun, not serious hindi, relationship. Wait lang po, Pastor. It doesn't count. Saglit lang po. Hindi pa po ako tapos. God tested me na, alam niyo po yun, I've tried to invite him in the church. Okay. Kumbaga, sa luma kong edad... How old was you? 13 years old po yata ako. 14. 13? Yes! It doesn't kasi count. Mga, naman. Teka lang ho, Pastor. Pero it's about faith eh. About faith eh. Kumbaga, Okay. Syempre, ako po ay andun yung hindi ko naman po sa inaano. Syempre, gusto mo siyang masama sa church. Yung bang, kahit sabi mong youth service or nagkaroon po ako ng urgency na talagang gusto ko siya talagang... Ni Reb, ano yan?
kilala po nila. Alam po nila. They even especially my mom. Oh, okay. my mom. Ang nanay ko ay kilala po nila yung binabanggit ko ngayon. Yon. Alam naman po nila kasi pag may mga occasion, alam po nilang may gusto talaga yung boy sa akin. Ah, may gusto lang. Yes. Not, an item no, yet hindi po. Hindi ko po okay. Hinayaan during so, that time. So, you tried na encourage siya, maisama sa church. Mm-hmm. And sabi nga, kung talagang hindi po talaga will ng Lord para sa'yo, kahit anong pilit mo, especially if you're a girl, and talagang ikaw yung namimilit dun sa relasyon, ay mag-isip-isip ka. Kasi ang relasyon na galing kay Lord ay hindi pinipilit. Yun ay kusang binibigay ng Lord sa'yo. Yan, maganda yan. Yun, yes. And it grows. Oh, it grows. And it's especially po when dealing with yun nga in your non-negotiable, kailangan dapat hindi ka lang dapat sa purity tumitingin. Dapat pinakikinggan mo rin si Lord kung ano ba talaga yung gusto niya for that special someone na talagang ginugusto mo. Gusto ba talaga ng Lord o ginugusto mo lang ba dahil gusto mo or ginugusto mo kasi gusto din ng Lord? So magkaiba po kasi siya. Ay, maganda 'yon. May tanong si Sister May. Yon. Yon, anong ano? Aya, yeah. Meron tayong ganyan. Oh, ako na babasa. Sige, oh, sige. Sabi niya. Dali naman ng tanong mo. Wala pa po. How about at the age of 40s, may hashtag while waiting pa ba? Pag aha. Yun nga age yes. Ng 50, umaasa pa eh. Yung yes. Pa kaya 40. Yes. As long as you are single, basta single ka, you're not married, you're qualified. No, hindi, there's no disqualification kung single ka. No? So, mayroong ibibigay sa Lord. And you know that you've been through a lot of circumstances in your life that or situation in your life that you grab somebody you thought at na yun po pala yung para sa iyo and then ang kulit ng grab no parang ano parang ginanggin in parang nandoon siya sa 7-Eleven and you grabbed him nag-hablot ka na lang ng kasi nagmamadali ka that sounds so desperate pastor diba? You should never be desperate. Are you desperate? No, I'm never. You will never desperate. Okay. But paano kung ang kalooban ni Lord ay ano? You remain single. Pastor, wag na lang natin ipag-pray yung ganyan. May actually meron sa Bible, Pastor, about single blessedness naman. Si Paul, 'di ba? Si Paul, actually Paul is actually single po siya. Hindi siya katulad ni Peter na may asawa. Hindi rin siya katulad ni Barnabas na may asawa. Tama po ba? Kumbaga by choice. Ang single blessedness naman so, po kasi. Married. Oh naman. Pares na kami. Natandaan ko yung qualification na hinahanap mo. Dapat foreigner eh. Oy, Kat! Wala po ako sinasabi foreigner. Ayoko nga po ng foreigner eh. Ayoko po foreigner. May halong diba? Kung foreigner po, may kung foreigner siya, may halong dugo pa rin ng Pilipino. Kasi ayoko po talaga ng pure. Height pa. Ano? Height. Siyempre, height matangkad. Yes. Medyo maputi. Ilagay ko sa mga chini-chinito. Maputi. Genuine daw yung balat. Genuine. Parang leather. Made in Italy. Sa eco-wallet pala siya. Ayun, na yun lang naman po. Yun. Ano so, Ate May, doesn't matter the age. Yun. Age is just a matter of numbers. It's just a numbers. Numbers. Ang sabi, di ba, age is just a matter of mind. If you don't mind, it doesn't matter. No. Si Ate Camille, Pastor, ano yung qualities? Baka may si Ate Camille, ano yung qualities ko? Qualities. Nang hinihintay mo? Yes. Eh, hindi, ayoko pong sabihin. kasi kami ng Lord na mag-uusap dyan. Kung anong ibigay ni Lord, okay? Hindi po, meron po akong hinihingi sa Lord. Diba, meron eh, meron. Oh, sige, ano? Meron po akong hinihingi sa Lord. Kami na po ng Lord ang mag-uusap dyan. Ay, hindi po that on live TV. TV. Baka nanonood. Baka nanonood. Pero mapanood niya to. Kung nanonood siya, hi. Oo, diba? Ito po masasabi. Ito po aking mga kasama dito ay really waiting. And while they are waiting for the Lord's gift. Mm. Gift.
Ay, gift. Maganda yun. Yun. Blessing. Amen. Something that you did not just grab at the convenience yes, store. Yes, not just ask, so, but prayed. Yun, gift ng Lord sa inyo. At alam ko, ibibigay ng Lord yes, ang the best. Amen. Claim. Na guy for you. Na talagang mag-grow pa kayo sa inyong spirit. Wala kaya nga pastor, oh gusto ko 'yon. Si pastor kaya naman. Nga pastor yung ano yung aking life verse A Luke 1:45 which is blessed is she who believes that the Lord will fulfill his promises to her. Her. Amen. Yan. Yan po ako nagre-rely na talagang one day gagawin ng Lord. Ibigay ng Lord yung kanyang ibigay promise. Ng Lord talaga. Yan. Kasi may pangako ang Lord sa atin. May plano ang Lord sa buhay po ng bawat isa. Amen. Sabi niya nga, 'di ba? Jeremiah 29:11. Yes. Amen. So yun. He knows his plans for us. Ang arte-arte. Alam ng Lord ang plano niya. Prim and proper. Prim yes. and proper talaga si Ate Camille. Well-mannered po ako ngayong gabi. Si Pastor, Ate Camille, may tanong ka kay Pastor po, regarding... Next week po ha, meron na regarding, po kami. May hindi, ako po may tanong po ako. Ayan, para sa lahat ng viewers po natin, nakasama natin. Kayo din po ba ay dumating sa waiting season? Yung nag-antay din po ba kayo? Kasi knowing naman po ang inyong story. Or yung pwede nyo lang naman ma-share. Kayo po, para... Or pwede rin naman sila, Pastor. Kasi when I get married, I wasn't a Christian yet. Hindi po ako Kristiyano. So when I get married. So I didn't know about all these things. So honestly, hindi ko po alam yung mga bagay na ito. And just now I learned about it. So even sa ibang bagay, hindi lang sa love life, hindi lang sa... sa pwedeng sa trabaho po or pwedeng sa ibang bagay yung waiting as in nag-antay or like right or, now I'm waiting for the Lord's plan hindi ako okay ano may tanong ako pastor may qualifications din ba kayo before you got married that got married. Time during that time ang qualification ko lang alam mo ko ano yung mahal lang ako. Malalim maganda yun. Nga daw po yan. Yung, kasi, kung papipiliin ka kung mahal, mas mahal ka o mas mahal mo, ano? Yung, ang sa akin, yung mahal ako. Mahal yung ka. Mas mahal yun kayo. Yun lang yung qualification. Bakit po? Because I had problems before with the faithfulness. Yung mayroong mga babae. Mga babae. Of course, in general, kasi, in general. I'm saying this in general, yun. Tama yun. Because I have experience on being cheated as well. Oh. So I was looking for somebody who will not cheat. Okay. Maglulok yung faithful sa akin. So, mamahalin ako. No matter what, my infirmities. Imperfection. Yun. Inequalities. Again, I'm saying this, na ito po nangyari when hindi pa po ako Kristiyano. I only became became Christian about 12 years ago. 13 years ago, 2007. So, noon po lang ako naging Kristiyano here in Dubai. Kaya po, I didn't know really. I've been through a lot of relationship before and yun nga po yung nangyari. So, yun, minsan you make a lot of mistakes because you didn't know. You will make a lot of mistakes because you didn't know. There were a lot of instances that I made bad decisions, compromise, because I didn't know about these things because it was not taught. Hindi po ito na-discuss sa akin, so that's why. Pero you end up with the person naman, Pastor, yes, na yes, mahal ka. Alam ko, because, yun, biyaya pa rin talaga ng Lord. And, alam nyo, kaya nga ang sabi niya, ako talagang, ako'y super blessed sa Lord. Kasi sabi niya, I have loved you with an everlasting love. Ibig sabihin, even before na hindi pa ako pinapanganak, or since time immemorial, ay mahal na ako na. Doon po ako, na talagang na-amaze sa pag-ibig. Na minahal niya ako kahit ako noon pa ay maraming hindi alam. Yun po yun.
Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise God. Yeah, hallelujah. Praise dami kong natutunan ngayong gabi. Yun. But again, God is giving us, yun nga, as we grow old, God is teaching us and giving us a chance to ano to make up for those things that you have ano yun may pagkakataon binibigyan tayo ng pagkakataon kaya napakabuti talaga ng Lord eh opo sapagkat yung mga pagkakamali noon ay pwede pa may pagkakataon habang po tayo ay buhay may pagkakataon tayong itama at sa akin in my part no binigyan ako ng pagkakataon na itama yung mga bagay mga bahagi ng buhay na I made some mistakes in my life before. So, ngayon, hopefully, may tatama. Praise the Lord. Amen. So, hallelujah. Tomorrow po, meron po tayong Friday service. Friday service. Huh? Pastor, yo. Ano pong title na topic bukas? Actually, I haven't, hindi pa binigay ni Lord yung title ng ating ng message niya for tomorrow. But, ito po, tandaan ninyo. Be encouraged. Bukas na bukas po, napakatindi yes. ng mensahe ng Lord sa buhay po ng bawat isa. I am urging you, I am, what do all this? Ako po'y really encouraging everyone, 10 a.m. tomorrow, manood po kayo, pakinggan po ninyo ang mensahe yes. ng Lord. I-share po natin, itag po natin, lalong-lalo na yung ating mga kapwa, Kristiyano, believers, if they are they have lost their way because of something that happened in their life along their journey of being a Christian, I encourage you to share the word of God tomorrow po 10 a.m. Hallelujah. Yun lang po naman ang gusto kong iparating sa inyo. Napakatindi ng mensahe po bukas. Praise God, mukhang kabang-abang yan, Pastor. At anong oras po yan? 10 a.m. Tomorrow yeah, po, Dubai time. Pong worship service. That would be 10 a.m. Dubai time. Dubai and time. That is yeah. 2 p.m. Philippine time. Yes. So again, with this, recap lang natin, Pasora. Recap. What is your, parang while waiting, what are your non-negotiable? Non-negotiable? What should be our non-negotiable? Kasama na din ako doon. Number one, we have yung faith natin. Then, purity, number two. And calling. Yung calling, yun. Or yung servanthood or yun, dapat calling po natin, we should never compromise yeah. when, while we are waiting. Yes. Dapat po ito ay nasa sa atin, dapat po ipanghawakan natin lalong-lalo na bilang Kristiyano. And Amen. People are really looking at us. Opo, yeah. as an example. Oo, tinitignan talaga tayo. It's not because somebody is as that dapat ito po ay ginagawa natin for the love of God. Yes. Amen. Dahil mahal natin. And we are, this is what He wants us to be while we are waiting. Amen. Amen. Yes. On. So, with that po, ay kami po muna ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo. At magandang gabi po sa inyong lahat. This is Pastor Rowel Idio. Yeah. This is Sister Camille. And this is Pastor Shekinah. Good evening po and God bless everyone. God bless you po. Halika na, huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang mangamba. Tara na, pag-usapan natin.